Magandang araw po. Ako po si Rosan de la Cruz at ito ang Reforma. Dito sa ating programa, tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos bang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang serbisyo ng mga ito sa mga Pilipino? Sa aming episode noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang Land Transportation Management System o LTMS. Nagkaaberya ito at nagdulot ng pagantala sa vehicle registration at driver's license renewal. Ngayon, sisikapin nating busisiin ang sanhi nito. Makakapanayam natin si Attorney Israelito Turion. Magandang araw, Attorney. Magandang araw din, Ma'am Rosan, at saka sa mga nag-watch nitong programa ng Reforma. Noong nakaraang linggo, nakausap po namin si Ginoong Ariel Lim. Kaugnay ito sa kasong balak niyong isampa laban sa LTMS. Ano po yung mga nakita ninyong mali o kakulangan sa sistemang ito? First, as to the plan, no? I would confirm it. Meron kaming plano na magsampa ng kaso. But as to whether or not it is set really against LTMS as a whole, amin pa yung desisyonan or mag-concentrate ba kami dito sa DOTR 2023-008 na memorandum or department order na in-issue ng DOTR. As to kapalpakan, medyo we just have really to be objective, no? Wala naman tayong pinapanigan. We accepted this cause simply because of my friendship with Sir Ariel Lim, and after LTMS and transportation concerns, then we decided to accept this cause, no? And indeed, meron talagang medyo pagkukulang na marami dito sa land transportation management system. Base pa lang sa inyong pagsisiyasat, ano-ano ang mga batayan para humingi kayo ng suspension ng LTMS? Well, as I have to clarify, itong Land Transportation Management System, mga kaibigan naman natin ang nasa likod niyan, maganda ito kasi it seeks to, sa aking pagkaintindi lang, ha, it seeks to provide paperless, man-contact-free, fully electronic service to the people by the Land Transportation Office as well as the Department of Transportation, no? So maganda ito kasi digitalized ang operation. Kung meron kang transaction sa LTO, punta ka lang sa LTMS portal at mabilis na yung serbisyo ng LTO. Kaya nga lang, meron lang kaming mga tanong. Huwag naman sana maibahan ang feeling ng ating mga kaibigan dyan sa LTO at saka sa DOTR. Kasi ang nakikita po namin, una, alam namin na itong LTMS program was started, implemented in 2017-2018 during the time of Secretary, yung anak niya ngayon ang head ng LTO, Tugade, yun, Secretary Tugade. Now, they signed a contract with Dermalog, no, for 3.2 billion pesos for the DOTR IT road infrastructure project. Now, since 2018, supposedly, the entire system of processing transactions with the LTO, kailangan sana matapos yun in 6.5 months. So as I recall, this was in April 2018. So kumbaga mga December or January of 2019, tapos na sana ito. Eh ang nangyari kasi after 1 month pa lang ng implementation, after ng notice to proceed issued by the LTO, DOTR, nagkaroon na kaagad ng change ng project schedule, no? Alam mo ba kung ilang beses na ito na change? 13 times na change, at saka 4 years na yung what you call this naglagpas, hindi pa rin tapos ang portal. But if you would read the DOTR road infrastructure project contract that was signed, supposedly, sa pagkaintindi ko lang, is ingrained na ito. Parte na sana ito doon. Precisely, nagkaroon nga ng change, this the move
to TradCom began in 2012. It was finalized here. Para meron na tayong IT facility sana na magiging fully electronic. Kung mag-change ka ng iyong lisensya, doon na lang sa internet, magiging web-based na siya kesa sa client-based na system ng StradCom. Eh, ang nangyayari kasi dito is sa tingin lang namin, una, kung mag-avail ka ng service ng LTO mobile portal, pinapabayad ka ng 75 pesos kung renewal. Tapos, kung new naman, kung new motor service, we shifted into a web-based, no, core application from a client-based core application is precisely to digitalize the operations of the LTO. And this was, I think, part of the 3.2 billion pesos that we paid itong bago na consortium ngayon, yung Dermalog joint venture. Ang complete name niya, Dermalog Identification Systems, GmbH. Meron siyang mga kasama dyan na ibang corporations din, Holy Family Publishing Corporation, Versontal Builders, at saka Microgenesis Business. Together, they formed this joint venture. Eh, bakit magbabayad yung taong bayan? Tanong lang ito. Nang 75 pesos, eh, part na yun sana sa costing. Okay, sasabihin nila, eh kasi meron tayong gateway eh. Gumagamit tayo ng gateway. Ginamit natin yung Paynamix. Okay. Well, we can understand that probably. But kung gagamitin yung Paynamix, dun sa kontrata, nakita ko naman yung memorandum of agreement eh. Somehow nakakuha tayo ng kopya. Eh bakit nakasaad doon 60 pesos? Sa tingin ko nga, yung 60 pesos, masyadong mabigat na yun. Kasi kung mag-avail ka ng 10 pesos, 15 pesos lang sana, bakit 60 pesos sa kontrata? Oh. Tapos, noon, pagkaalam ko, yung mga kaibigan natin sa LTO, nagtatanong din yan, bakit 60 pesos? Eh, yun ang napirmahan daw ng memorandum of agreement eh. Tanong ko naman, eh yung pagkapili ng Paynamix was only pinpointed or chosen by Dermalog, which I think is a violation of the procurement law. Kasi kung magkuha ka ng, marami namang magagaling dyan, yung Multisys pala, magagaling yan, yung marami dyan. Eh, bakit hindi mo sinadject to a procurement process? Second, why 60 pesos, which is very high compared to the usual charge, if kailangan talaga mag-charge. Eh, bayad na sana niyan under the 3.2 billion pesos na kontrata. And third, change to 75 pesos. Who authorized the change? And is that covered by a subsequent contract? Was that approved? And why the sudden change to 75 pesos? Commission on Audit has already, the latest of which was in 2021, no? May mga audit observation memos na na-receive ang Dermalog. Eh, ngayon, mag-a-add ka ng additional 15 pesos to the questionable 60 pesos, eh, medyo mahirap na yun masyado sa ating mga taong bayan. Tsaka marami ring mga questions dito. Noong Senate deliberations, naalala ko yung dating LTO chief, ASEC, si ASEC Teofilo Guadis, mabait yun, no? Nung nagkaroon ng Senate Committee on Finance hearing nung 2022, may plano pa nga siya na i-scrap itong LTMS. Kasi dito sa amin, kunyari sa Davao, mga taga-Bukid, ako taga Davao del Sur ako, wala namang marunong mag-access sa internet, Ma'am Roseanne. Nagbabayad ka pa ng tao, babayad pa yung poor person ng 100 or 200 pesos para lang maka-access siya, para maka-renew siya. And then, as this is aside from the 75 pesos that he is going to pay for, what's you call this, accessing the system. So, ang recommendation noon ni Sir Guadis, ipag-aralan mo na ito or altogether tanggalin mo na ito, no?
Well, siguro pinush ng ating mga kaibigan ngayon dyan sa LTO. Okay, pinush natin. Pero kung magpa-renew ka ng iyong rehistro ng iyong sasakyan, bakit dadaan lamang sa PMBIC? Yun ang tanong din. Oo. Sa PMBIC lang, kung i-access mo ngayon yung ano, LTO mobile portal, hindi ka maka change ng iyo or maka-renew ng iyong rehistro ng iyong sasakyan kung hindi ka magpa-inspection sa private motor vehicle inspection center. Wala ng PETC. E paano yung nag-invest doon sa PETC? Tatanggalin natin silang lahat? Are we saying that via administrative department order, we are canceling the contracts or the canceling the authorizations given to all PETCs nationwide? Would this not be a violation of the non-impairment clause of the 1987 Constitution? Nag-invest yung mga tao eh. Bakit hindi natin pinagrow na lang sana yung PETC? Kung gusto natin talaga may inspection aspect sila, bakit hindi tayo nagpalabas ng batas na i-define talaga natin yung what is a roadworthy vehicle? And then authorize PETC and maybe invite other institutions to become also inspection orders pursuant to a law. Ang problema kasi ngayon, ang DOTR at saka LTO in the past and even until now has been issuing department orders, memorandum circulars na wala naman talagang batas defining what is a roadworthy motor vehicle. Kaya nga, ang dami talagang questions po nito. Medyo mas mataas yung sagot ko po sa inyo. May mga dokumento ba kayo supporting your move to suspend the LTMS? Well, first, yung LTMS in general, hindi ako personally in opposition yan ha. Kasi dapat din talaga magiging paperless tayo, fully electronic, man contact free when we deal with land transportation office. Ang aspeto ko lang na iklaro ko lang talaga, kasi for the people tayo eh, ang aspeto lang na kini-question ko, bakit magbabayad yung tao ng 75 pesos? Yun. Tapos, pangalawa, bakit idaan sa PMVIC lamang? Eh yung PMVIC, wala namang batas na nag-create niyan eh. Wala namang law na nag-create niyan. Oo. So, bakit pipilitin natin yung mga mama natin? We are dealing with so many motor vehicles here, no? 30 million motor vehicles and 20 million over 20 million motor vehicles sa PMBIC lang. Eh sa ibang lugar wala ngang PMBIC. Doon na lang gagamitin ang PETC kung walang PMBIC, aba hindi naman makatulungan niyan. So, yun lang ang aspeto na against po tayo. Yung bakit magbabayad ng 75 pesos, for the people tayo. Pero you should also admit, yung Stradcom noon was created via PPP law na ngayon, na BOO yung sa kanila noon. Walang cost yun sa gobyerno. Eh dito, nagbayad tayo ng 3.2 billion and then additional 5 billion for the second component. Eh, pababayarin din pala yung mga tao kung mag-avail ng servisyo. Ba, hindi siguro tama yun. Tsaka yung pagpili naman ng Paynamix. Eh, bakit diniretso na lang? Oh, sabi ng damalog dun sa kanila, bakit pala kung magbabayad kami via GCash? Di pala pwede yun. Yung ibang ways of paying our obligations to the government, no? And then, yung ano, bakit tayo dadaan lang sa PMBIC? As if we are monopolizing all transactions, we are giving a private entity the sovereign function of inspecting motor vehicles. Para mga LTO, nagpa-substitute. Hindi na kami mag-i-inspect ito ng PMBIC, technicians nila. Eh yung PETC, NC4 eh. The NC2 technicians could not possibly inspect the integrity of air conditioning, which is supposedly the function of the DNR.
Kaya nga, which brings me to another topic. Why would DOTR issue 2023 Department Order 2023 the business of emission testing and motor inspection, no, is a sovereign function shared by three agencies. DTRTC noon, kasi 1990s pa ito na law, ngayon DOTR na. So, ang DOTR, inako niya lahat. Binax out niya. Hindi na niya pinasali yung DTI. Wala nang DTI accreditation or kung meron man, hindi masyado pinafollow. Wala nang DNR participation. So, in effect, instead of having an interdepartmental approach in the implementation of the Clean Air Act, DOTR, LTO, has or have usurped these functions and sila na lang ang nagagawa ng mga functions na dapat na interdepartmental. Oo. Maraming salamat po sa clarification. Ano? Speaking of Dermalog, sinilip na ba ninyo ang kumpanyang ito? Maganda ba o hindi ang performance record nito sa ibang bansa? Well, admittedly, ang nakita ko lang, kasi this is Germany, from Germany. So, meron daw sila as advertised, magagaling daw sila, o kasi this is from another country. So, pero as implemented here, tingnan mo, 4 years na ang makikita natin, 4 years na sila nag-implement. But as of the present, facts lang tayo ha, kasi wala tayong pinapanigan ang sa atin taong bayan. Facts lang. As of the present, after 4 years, wala pa rin motor vehicle registration for new vehicles ang Dermalog. Dinidevelop pa. Per last announcement of our friends in the industry, sana fully operationalized na ang systems ng LTMS. Tapos yung motor vehicle renewal nila, facts lang ha, yung motor vehicle users charge, medyo mali-mali yung computation. Facts lang. Magpa-renew ka nga ng iyong lisensya, tumatawag pa sa Manila. O boss, etong si Israeli tutor yun, may hit ba ito? May hit ba ito? Click ka na lang, wala nang tawagan. Pinapabalik mo yung tao. Yung father-in-law ko nga, nagpumunta doon sa LTO. Ilang beses pinabalik. May opera yun sa brain tumor. Hindi mo na renew yung registro ng sasakyan. Hanggang ngayon. Tapos yung anong tawag nito, magpa-renew yung wala, hindi pa rin siya connected hanggang ngayon with LTFRB. So hindi mo makikita kung what you call this, yung franchise history ng isang motor vehicle, if ever it is a public utility vehicle, no? So may mga marami pong mga issues po na kailangan pong ating i-address objectively. Sir, you're saying kulang sa pag-aaral kaugnay sa pagpapatakbo ng sistema. Sa Indonesia, hindi itinuloy ang kontrata ng Dermalog dahil hindi raw ito nakadeliver ng sapat na serbisyo batay sa nakasaad sa kontrata. Well, honestly, sa tingin ko lang, wanted to really change the system so much na this offered process flow ng Dermalog would be in consonance or in tune with LTO processes. So kumbaga, baka nga hindi masyado na pag-aralan agad, no? But they had 4 years eh. 2018 pa ito, 2022, mag-5 years tayo ngayon. Medyo pabalik-balikin dahil nga sa mga imperfect na system. Maybe the people deserve better. Bakit po kaya pinalusot ng LTO ang mga kakulangan ito? Kaibigan naman natin sila, no? Wala namang kulang ito. LTO processes ba? In tune ba dito na ini-offer ng ito? Siguro. Kaya nagkakaroon tayo ng problema na ito. Tsaka baka meron ding ibang motivations na ayoko na rin i-speculate. Totoo bang hindi kaya ng LTMS ang multiple transactions? Parang maraming glitches po na nangyayari. Oo. So, kailangan nga na
Like for example, yung mag-comply ka ngayon ng mga yung nagpaparenew kasi walang facial recognition system. I don't know if they have tweeted na meron na sila ngayong bago na ma-recognize talaga na ikaw yung nagpaparenew. But per record, walang ganun eh. So, kumbaga, kung peke yung lisensya na ipin-record talaga ng complete or hindi pa nila na-encode yung mga historical record na na-transmit sa kanila, they have no way of knowing. Hindi nila malalaman kung totoo. So, etong mga bagay na ito, delikado ito kasi baka yung mga tao na legitimate na may-ari ng mga sasakyan, iniba yung entry doon, edi iba na yung owner. These matters are very sensitive, which should be looked into and which should be studied well by our friends in the LPO. Sir, I understand that you are mulling the filing of charges. Mayroon ba tayong case studies na mga taong nagka-problema rito na pwede ninyong magamit sa kaso? Meron po kasi nagkakaroon na kami ng ano konsultasyon ni ano nung inaccept ko kasi itong cause na ito, no? From my good friend Ariel Lim. At one time nagkaroon kami ng consultation sa Manila. Tapos yung mga ibang mga PETC holders doon nagrereklamo. Tapos yung mga tricycle drivers din na gusto magpa-renew ng kanilang mga rehistro. Mga PMVIC nga, may mga lugar na kailangan pumunta ka talaga doon sa PMVIC. Ha? Kasi malaki ang capitalization ng PMVIC. Ha? Hindi sakop doon sa kanilang prangkisa. Kunyari, dito ka lang sa may Quezon City banda. PMVIC just to have your motorcycle inspected, no? Tsaka, ano, medyo mataas. Kunyari, magtayo ka ng PM, meron silang hindi ka maka-operate kung di ka bibili ng 200,000 peso worth ng workstation. No? Ilan itong PMVIC? 98. So kung 200,000 pesos, magkano ang kita nito? Local dealers. Kailangan din na or its authorized agents. Magkano yung motor vehicle dealer? 6,000 yun ba? Malaki yun. 1.2 billion din yun. Yung mga driving schools din. What's called this LTMS, kung hindi ka kukuha ng mga authorized agents din, magkano din yun? 200,000 pesos din yun. More or less, there are 1,000 driving schools. Magkano yan ba? 200 million din yan. Kita din. Oo. So, itong mga ano itong mga aspeto na ito na lalaman natin especially from ordinary people na boss aparinyo ako may bayad pala hindi ako marunong mag-internet encode doon sa LTO mobile portal 200 pesos yung ano nagkakaroon ng chances for fixers. I think there should be a system sana to educate our people as to how to do this and not just implement right away and let the people magkandara pa kung paano eh. Gusto nila magka-renew eh. Babayad sila. Babayad pa sila ng 75 pesos na hindi natin alam kung saan talaga patungo yung components nito na bakit bigla may additional 15 pesos saan napupunta ito. Nabanggit niyo po kanina na hindi konektado ang LTMS sa LTFRB. Sa tingin niyo, magdudulot ba ito ng pagtaas ng bilang ng mga colorium vehicles? Possible, simply because of the fact that they are not interconnected. You know, LTO and LTFRB perform more or less para silang magpinsan eh. Para silang magsila. Until now, I hope and pray na mahanapan ng paraan na interconnect sila kasi magpinsan na magkapatid nga eh hindi nga magpinsan magkapatid. Oo. So possibly talaga na yung walang sistema to verify the authenticity also of the information given to having a paperless man contact free fully electronic really happen. Sir, have you checked wala raw off-site backup o disaster recovery site ang LTMS? I don't know if they have corrected that, but based on the information that we got, that is also another issue that has to be addressed to by the LTMS. Attorney, nalaman na po ba natin na hindi ba binibigay ng Dermalog ang kompletong impormasyon sa LTO kaugnay sa LTMS? Kulang na kulang pa raw ang kaalaman ng LTO
sa sistemang ito? In one hearing in Congress, ang isang pinapalabas kasi is yung historical data. Yeah, may issue niyan. Wala tayong pinapanigan ha kasi sa taong bayan tayo. Pero strand ko na-transmit na nila yung 2019, 2020, 2021, yung mga historical data. Ang problema is sa encoding. Pero yung isang Senate hearing naman is insofar as new historical, yung later data, hindi pa raw na-submit. But whatever it may be, kasi ang nagsasuffer kasi, ang taong bayan. Kailangan talaga, they should get their act together, the government, DOTR, as well as LTO, should find ways and means in order for us to have a more responsive system. Maraming salamat, Attorney Torion. Aabangan namin ang mga updates ninyo ni Ginoong Ariel Lim tungkol sa laban na ito. Hihintayin natin kung maayos ng LTMS para naman hindi mahirapan o maagrabyado ang ating mga kababayan. Inimbita rin namin ang mga opisyal ng Land Transportation Office at mga kinatawan ng kumpanyang Dermalog sa aming programa para marinig natin ang kanilang panig. Hinihintay pa rin namin ang kanilang sagot sa aming imbitasyon. Dito po nagtatapos ang aming talakayan sa mga maiinit na isyong nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pag-unlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.